Magandang umaga mga ka-PTech. Ako po si Sir Willie Gieb. Ako po ang inyong lead trainer ng ating PTech NCash Review. Ang aking pagpasa ay noong 2015 at ako po ang isa sa mga top passers ng aming batch. Nandito po ang mga videos na gagawin po natin para sa inyo upang kami makatulong sa inyong goal na makapasa at maging isang full-fledged na school principal. Ang PTech program na inyong napapanood at magiging parte ng inyong journey ay hindi lang po simpleng individual videos, but rather ito po ay isang programa, kaya inaanyayahan ko kayo na i-explore ang aming channel para makita nyo po ang iba't ibang mga sessions at iba't ibang mga mock tests na ibibigay po natin para makatulong po sa inyo sa inyong mga kapite. So, enjoy learning and good luck sa inyong journey. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa aming video. Please like, comment, and subscribe. Maraming salamat! Okay na, shall we start, no? There are already 68 in the link and we're gonna start po with our lecture number one. Lecture number one natin ito, no? And then eventually, we'll be moving forward with the other topics. So, crash course natin ito, no? This is a crash course and I believe that the subject AL1. Do we still have the same AL1, AL2? Tama ba, Kiana? AL1, AL2 tayo? Yes po, sir. In the new curriculum. In the new curriculum. Ano? So, hindi pa rin nagbago that there are still two subjects, no, that will cover both the assessment. Ibig sabihin, you can see the significance of the assessment of learning in the teaching learning process. No? In the teaching learning process, the reason why it is very important that in the undergrad pa lang, ay marami na kayong mga concepts that are supposed to learn and the different skills that are supposed to master before you will be going out in the field and become full-fledged na mga learning facilitators or mga licensed professional teachers. So, ganun yung ano, ganun yung impact niya, ganun ka-importante yan. And for assessment of learning, maaaring nagtataka kayo, bakit hindi ko naman naging professor si Sir Gip, bakit siya nandyan, no? So, I was the one who handled the assessment of learning for the longest time maybe since the start of the curriculum in 2004 and 2005. And prior my stint in the public school, ay ako yung humawak ng mga subjects na yan. And right now, I'm already involved in the, ano, dito sa may CAPED na lang or mga EDU32 review sessions. Alright? So, let's start with our crash course. Crash course talaga, no? Anyway, mga review lang ito dahil napag-aralan nyo nga naman na ito previously. Okay? So, please just open your mic kung meron kayong papanggitin because right now I am on the other window. So, hindi ko nakikita kung sinong mga nagtataas ng kamay o nagbibigay ng kanilang mga comments. Just give me the cue kung ako po ay medyo nagkakaroon ng problema sa aking connection. Alright? So, ano ba itong session 1 natin? Our session 1 will focus on the basic facts in assessing learning outcomes. So, primarily, we'll be discussing the concepts of outcomes-based education. We will have to differentiate measurement, assessment, and evaluation and the outcomes, no, of student learning. Okay? So let's start off with yung importance, no? We give the importance of assessment procedure as an integral part of the teaching learning process. Can you see the caricature?
Anong nakikita natin in the caricature? Sabi niya ay, I taught Stripe how to whistle. Sabi nung kausap niya, I don't hear him whistling. I said, I taught him. I didn't say he learned it. Based from that, based from the conversation, how will you interpret that? And how will you make sense of the conversation and put it in the education context, in the teaching learning process? May point ba siya? Tama ba yung argument na ginamit? Anyone from the group? Si LV. Parang si LV ay LVC Bali, I'm not sure with the final name, no. LVC Bali ang yung naka-open ng isang account. Go ahead, LV. How do you understand that? Ano yung opinion mo diyan? Tama ba yung argument niya? Sige, Ana Lizelle, go ahead. Si Ana Lizelle naman. Sir, I think yung agreement niya po is tama. Okay. Kasi okay. Yes. Yung caricature po, it depicts na assessment of learning depends upon the student, kung ano po yung na-absorb niya. Yes, sir. Hindi po lahat ng tinuturuan ay natututo agad, sir. Lalo aso po yun. Okay, it depends upon the receiver. Depends upon the receiver. Hindi lahat ng itinuturo ay natututunan, di ba? May mga ganyang mga arguments. So it means really that there is a significant part, no, that assessment of learning will have to play in the determination of the teaching learning outcomes. No? Assessment procedure, the caricature is actually depicting, no, the importance of the assessment procedure as an integral part of the teaching learning process. So the function or the action of the teacher is to teach, and the action or the expected outcome of the learner is to learn. Diba? So you teach, the outcome or the intended output is to for your learners to learn. No? But the question is, how will, diba? How will you know? Are we using the right tools? Are we using the right approaches? Are we considering the needs? Are we considering the styles of our learners, much like with that of the determination of the teaching strategies, you know, that you're going to use? Ganun din yung assessment of learning. No? There are a lot of considerations to be noted, no? In order or prior that you will be making use of any of the tools na madi-discuss natin or na-discuss yun na, which we're going to recall later on. So, integral part of the teaching learning process. Assessment actually reveals a lot of information. When we do assessment properly, it will reveal a lot of information crucial to improving teaching learning. Okay? Kadalasan, pag sinabi mo na assessment, it talks about how good the learners are or how poor your learners are. Gaano sila kagaling, gaano sila kahina, it can be revealed, you know, by the result of any form of assessment that you'll be conducting. But that's the other side, that's the other side lang. No? It does not depict the entirety, because there's also another data that the assessment results will reveal, and that is the competence on the part of the teachers or the learning FASI. At kayo yun, no? Mga future teachers.
And if you're not going to reflect on the results of the assessment, and that would lead you to come up with your own kumbaga pedagogical adjustment, then nagkakaroon tayo ng problema. Ibig sabihin, unidirectional ang tingin ng teacher, no? Tandaan niyo yan. Kapag mayroong examination, first examination, out of 20 items, average ng mga estudyante mo ay 8, 7. Is there mastery? May mastery ba pagka out of 20 ay 7 or 8 ang average? Sabi ni Annalisa, wala, no? Sabi ni Zyber Bakar ay Bachar ay wala dahil naka-off yung kanyang camera. Hindi ko nakikita. Sabi ni Sheena Okbo, nakangiti lang yung kanyang picture kaya hindi ko rin nakikita. Pero may kanya-kanya kayong interpretation dyan. Karamihan sabi nyo wala, walang mastery. Anong gagawin mo kung walang mastery? What are you gonna change do? The method? Arlene, sige. Si Arlene, nag-pop up yung kanyang. Arlene Bonus, go ahead. Anong gagawin mo, Arlene, kung ikaw? Try another ways on how to improve their mastery, sir. That's right. Diba? Kung dati ay sumayaw ka, sa susunod na pagtuturo mo, kumanta ka naman. Baka naman hindi nila nagugustuhan yung sayaw mo. Kumanta ka sa susunod. E nung kumanta ka sa sumunod, ang average ay 9 and 10. May mastery ba? Ha? Sabi ni Kiana, wala pa rin. Sir, pero sumayaw na ako. Kumanta na ako. Nung una, sumayaw ako. Pangalawa, kumanta ako. Pero wala pa rin mastery. Sige, sabi ng supervisor mo, mag-reteach ka na naman. Okay? This time, pagsabayin mo, sumayaw ka at kumanta ka. Pagsabayin mo, baka sakali. Eh pero ang lumabas na result ay below average pa rin. Hindi pa rin nag-work. Hindi pa rin nag-work. Sa tingin mo, LB, ano nang gagawin mo ngayon? Venus Bauzon pala, si Venus Bauzon. Sa tingin mo, Venus Bauzon, anong gagawin mo kapag hindi pa rin nag-work? Ha? Reteach, sir. Or, ano po? Anong gagawin, Venus? Mag-reteach na lang, sir. Mag-reteach for the nth time. Kasi pang-apat mo nang mag-reteach yan. Erwin Iko, nag-raise siya ng hand. Go ahead, Erwin. Good afternoon po, sir. Sir, ano po, bali, i-adjust po yung learning outcomes or learning intended outcomes na suitable for the learners wherein mag-meet yung teacher tas yung learning objective po, sir. Ayan. Pero Erwin, ha, be careful, ha, non-negotiable, ha, ang mga learning outcomes natin. So pag sinabi natin ng mga standards yan, these are non-negotiable. Ibig sabihin ng non-negotiable, hindi mo siya po pwedeng i-recalibrate na pababaan natin, di ba, yung competence level, no? Pero tama ka din yun. May point ka na you really need to meet the students halfway. Okay? So tama, tama. I appreciate that. That's the good logic. What about LB? You're raising your hand. Sir, ano po? Dapat po yung assessment po is naka-align po sa intended learning outcome, sir. And dapat po gawin po ng teacher na dun po sa items na gagamitin niya is item analysis, sir. Okay, so you are already dealing with data, no? So sabi ni LB, nag-deal na siya with the data specifics, no? Ginagamit mo na ang napag-aralan mo. Nag-assessment ka ba sa akin? Hindi naman yata. Hindi ako nagturo ng assessment, eh. Di ba? Hindi. Okay, sige. Sabi kasi ng ano, kapag pang-apat na beses hindi pa rin natuto yung yung mga estudyante mo, ha? Ikaw na teacher ka, mag-resign ka na lang, no? Wala kang kwenta. Wala kang kwenta. Hindi para sa iyo ang pagtuturo. Parang karamihan ng mga teachers in the field, no? Mga walang kwenta.
nakapasok na sa public school, nung unang taon ng pagtuturo, may kwenta pa. Tapos nung medyo nabaon na sa utang, wala nang kwenta. Ewan ko ba dito sa public school system natin ito. Marami ng mga nasa public school ang sa ngayon ay kailangan ng kalusin. Anyway, yan po ang katotohanan ng buhay, mga kapatid. When you are in the teaching field, you must not waver. Yan ang napaka-importante. Your optimism, your enthusiasm, and everything shall not waver. You always have to be excited to go to work. You always have to be excited to face your learners and provide them the necessary motivation at the same time, no? Para sila matuto. Kasi walang ibang makakatulong sa mga yan, kundi ang isang napaka caring at the same time yung effective na klase ng mga learning facilitators na gumagamit ng tamang data analysis in terms of dealing, no, yung kanilang mga needs ng kanilang mga learners. As I mentioned kanina, the data that will be revealed will not only give you the idea how well or good or how poor your learners are, but it also talks about how well, how good, or how poor the teachers are. If you are the teacher, the one data that will be revealed will give you gaano ka kagaling, gaano ka effective yung mga activities na ibinibigay mo. But at the same time, it will also reveal gaano ka kahina at gaano ka there is a need to change yung mga existing pedagogies na ini-implement mo. Okay? So double-edged sword yan. Not unless you acknowledge that there is a need to change your ways and there is a need to change the existing pedagogy na ginagamit mo, then hindi mo mai-improve yung teaching learning process. At saan manggagaling yung mga information na yan? Saan manggagaling? Where will it come from? It will come from the assessment procedure. Giving and putting emphasis on the idea that assessment procedure is an integral part of the teaching learning process. When you give assessment, it's not only used in order for you to check, to record, and give the grade. No. More importantly, you give the assessment procedure, you gather the data, and make sure na nagkakaroon ka ng tamang pag-interpret dun sa data na yon. Either you proceed to the next topic or you make some adjustment to increase performance, no, that's better, no? So meaning there should be a proper perspective on your part bilang teacher. Ano bang klase ng assessment ang kailangan mong gamitin? So ang different modes of assessment na ginagamit natin ay dependent kung ano ang klase ng purpose na gusto mong gawin. Either gumamit ka ng diagnostic, gumamit ka ng placement, you go for summative, or you go for the formative assessment. Okay? Nonetheless, nandun pa rin yun na kailangan pa rin natin ng effective na way of choosing what particular mode are we going to use. Okay, we clarify things. We use the term assessment to refer to all those activities undertaken, no, by the teachers and by their students in assessing themselves that provide information to be used as feedback to modify teaching and learning activities. As I mentioned, it's a double-edged material that will provide the information and the feedback kung kinakailangan na magkaroon ng modification of the teaching learning activities. So it's a general term. Why general term? Because the procedure will have to include always, no, a combination of three different terms, no, na we're going to talk about later on. So in the assessment cycle, makikita natin dyan that since it is a cycle, huwag tayong mawawala dito sa idea na to, ha? That when we do assessment, we gather evidence, no, we give necessary feedback. It's not only feedback on the part of the learners, but it will also give feedback on yourselves, no? On the kind of teaching style, no, na ginagamit mo. So when you give feedback, it's also requiring you to conduct reflection and necessary planning. So you reflect and you plan and you execute the plan for another teaching and learning experience.
Kapag nagkaroon ng teaching learning experience, it will again be an avenue for you to gather data, you gather evidence. That would give you the idea again kung nag-work ba yung ginawa mong intervention or hindi. Okay? At kung nag-work o hindi, depende kung anong kinalabasan, you reflect and you plan. And then you execute once again. Okay. It may seem so easy, but it's easier said than done, sabi nga nila. In order to become an effective teaching or learning facilitator. Alright? So ito yung mga basic concepts na gusto kong i-clarify sa lahat. Because karamihan, nagkakaroon tayo ng problema dito, no? Magkakaroon ng misconceptions. A lot of misconceptions. So let's try to define first yung mga basic terms. Like say for example, the test. Ano bang ibig sabihin ni test? The test is an instrument designed to measure inequality, ability, skill, or in knowledge. No? So yan po yung ibig sabihin ni test. And the act of using it, no? The act of using the test ay ang tawag natin doon ay measurement. It's a process of which we quantify the degree to which someone or something possesses a particular given trait. So kung ano man ito, kung yung measurement na ginawa mo, gumagamit ka ng tinatawag na testing material. Okay? When you measure length, you use ruler. Diba? Your ruler is a tool na ginamit mo to measure the length. You measure volume, gumamit ka ng garapon. Gumamit ka ng Erlenmeyer flask, gumamit ka ng test tube or whatever na magbibigay sa iyo ng idea yung ng volume ng material na yun. That is the tool. Okay? You measure mass. Kung i-measure mo yung mass, gagamit ka ng weighing scale. But when you say measuring the academic performance, measuring the learning performance, anong gagamitin natin? Diba? When you say measuring quality, when you say measuring the ability of the learners, you measure the amount of knowledge absorbed by the learners, ano gagamitin mo? Anong ginagamit natin? Okay? So doon papasok yung mga testing materials that we're talking about. So a measurement is a process or a quantification of the degree to which someone or something possesses a given trait. So it involves the use of the test. It will answer the question, how much? Gaano kadami yung alam mo, gaano kadami yung absorb ng learners mo. So the act of using the test is measurement. Whether whatever type of test you are using. Whether gumamit ka ng, sabihin mo ng, how do you call that? Gagamit ka ng pre-test, gagamit ka ng post-test, gagamit ka ng achievement test. These are all tests. And whenever you do that, you are doing measurement. Maliwanag po ba? Nasa basic level pa lang yan, ha? Basic stage yan. So yung test is the material, and the act of doing it or using it, ang tawag natin doon ay measurement. Anong susunod? Pagkatapos ng measurement, ang tawag ko dito ay three sides, no, of the same triangle. The three sides of the same triangle. Yung pangalawang term ay yung tinatawag natin na assessment. So ano ba naman itong si assessment? Ang assessment naman ay a broader term than measurement, and it involves the interpretation or placing such information in a particular context. It is also a process of gathering and organizing data into an interpretable form to have a basis for decision making. It will answer the question how much change. So from the measurement, susunod ngayon yung assessment. Now, huwag mawawala dahil sabi ko nga, these are three sides of the same triangle.
nung nag-measure ka, syempre meron kang nakuhang data, hindi ba? So if you gather this data, you record the data, you arrange the data, you treated it with statistical concepts, kinuha mo yung mean, kinuha mo yung average, kinompute mo yung grade according to the context of computing the grade, ang tawag mo doon, assessment. You understand? Ganun ha, ganun yung pag ano. So nag-umpisa ka doon sa pag-gather ng data, and that is measurement. You made use of the testing material, you made use of the summative material or formative material, it's measurement. Nung nag-gather mo na, dahil nakuha mo na yung data, and then you put that, you record it, you interpret, you record, you analyze, you apply the statistical concepts, ang tawag mo po doon ay assessment. Okay? And mind you, ang assessment is a prerequisite doon sa tinatawag po natin na evaluation. So, ibig sabihin, prior that you do evaluation, you have to do first measurement and assessment. Okay? Dahil ang susunod dyan, pagkatapos po ng assessment, syempre, pupunta ka na kay evaluation. So, ano naman ang ibig sabihin ni evaluation? When we say evaluation, it is a process of systematic collection and analysis of both the qualitative and the quantitative data in order to make some judgment or a decision. So ano yung specific? Ano ba yung specific na term that will define evaluation and separate it from that of measurement and assessment? Makikita niyo dyan yung term na judgment or decision. Bilang isang teacher, when you decided na yung bata ay i-promote, pinromote mo yung bata from one grade level to another, the act of promoting him or the act of promoting the child ay ang tawag mo doon evaluation. Bakit? Kasi nag-judge ka. Ganun din kapag yung bata ibinagsak mo. Pag bumagsak yung bata at na-retain yung bata, ibig sabihin doon, it is a decision. It is an act of deciding. It is a judgment. Saan nanggaling itong mga decision na yan? Nanggaling yan kay assessment? At kung saan nanggaling yung mga data na ginamit kay assessment, nanggaling po yan kay measurement. Alright? So continuous yung process. So from measurement, assessment, papunta po siya ng evaluation. So from measurement, assessment, and evaluation. Yan ang tinatawag po natin na three sides of the same triangle. Bakit? Because you cannot separate one from the other. You cannot separate one from the other. You cannot separate measurement. You cannot say that you measure or when you measure, that's the only act that you have done. Kapag nag-measure ka lang at hindi ka nagtuloy kay measure, kay assessment at saka kay evaluation, that's useless. Walang katuturan yung procedure na ginawa mo. So, when you measure, kailangan tuloy-tuloy yon hanggang kay judgment, hanggang kay evaluation. Ganun din, kapag nagkaroon ka ng evaluation, medyo mas faulty ito na reasoning. Nagkaroon ka ng evaluation, pero wala kang measurement. Saan mo kinuha yung judgment na yon? Anong basis ng judgment? Kaya nga, ito yung mga style na kapag ka nagbigay ka ng grade, doon sa kisa may tinignan, tapos nagbigay ka ng grade. So, yan, ha? Yan ang pinaka-deadliest na form ng assessment. Nagkaroon ng judgment, pero hindi nagkaroon ng measurement. So, if there is a judgment without measurement, it's baseless. But if there is measurement without evaluation, it is useless. No? It is useless. Walang gamit yun. Measurement without evaluation is useless.
And evaluation without measurement is baseless. So ibig sabihin, there should be a complete process, no, from the measurement going to assessment and going into evaluation. But taken as one, itong tatlong ito ay hindi mo nga pwedeng i-separate, no, from one into the other. Hindi sila pwedeng paghiwalayin eh. Okay? Kailangan kapag nagkaroon ng measurement, dire-diretso yan hanggang kay evaluation. Yan ang sinasabi natin na three sides of the same triangle. In many literatures, ang tawag sa kanya ay measurement procedure. Yung iba tawag sa kanya assessment procedure. Yung iba naman ay evaluation procedure. Kahit na ano yung mga pangalan na ibinigay sa kanila, tandaan nyo to ha, hindi ko mapapatawag kung graduate ka ng UL na hindi mo to naiintindihan. Sinasabi ko sa inyo, magtanda kayong lahat sa akin pag napunta kayo ng public school. Ha? Lahat na nagpupunta ng public school at nadidestino dito sa Dagupan, lagi ko itong binabanggit sa kanila. Sino nagturo ng assessment mo? No? Sino ang professor mo nung assessment of learning? Sabihin ko talaga yan sa inyo pag hindi mo alam yung mga pinagagagawa mo at hindi mo naiintindihan yung process. Do you understand that? Okay? Kasi it's a mortal sin for a teacher na hindi niya naiintindihan ang pagkakaiba ng measurement, assessment, evaluation. Okay? Kaya mo na yung ibang mga profession kung para sa kanila pare-pareho yan. Measurement, evaluation lang yan, pareho yan. Kung ibang profession yun, patawarin mo na. Pero kung teacher ka, tapos sasabihin mong ang measurement at assessment ay pareho, ay hindi kita mapapatawad. That is a mortal sin, ha, on the part of a teacher. Kasi kailangan alam mo kung anong distinction nila at alam mo kung paano sila gamitin in the context of the classroom. Hindi lang yung alam mo dahil gusto mo lang pumasa ng LET. O yun. Alamin mo dahil kailangan mong gamitin every day na naging teacher ka pagpasok mo po sa inyong classroom. Okay? That's it. We go into authentic assessment. Ang authentic assessment ay ano ba to? It's a kind of a movement na kung saan ano to ha? Ito yung ginamit na springboard para sabihin na there is a kind of educational paradigm na lumalabas na nagsasabi na kailangan magkaroon ng shifting, magkaroon ng shift ang ating mode of assessment, no? Into determining or examining the extent of learning ng mga bata outside of the cognitive learning skills. Okay? Outside of the cognitive learning skills. Kaya nga sabi niya dyan, it's a process of measuring important procedures that simulate the application of abilities to real-life problems. Totoo yan, no? Hindi ko alam kung nakikita niyo yan ngayon, pero kitang-kita ko yan nung unang nung kapanahunan ko kasi wala pa itong authentic assessment eh. Okay? Anong ibig sabihin? Nung unang panahon, hindi ko alam kung panahon pa rin yung ngayon yan. Nung mga naunang mga panahon, kapanahunan ko, pero baka pa naman ako, ha? Hindi pa naman ako ganun katanda. Baka sabihin nyo, may katandaan ako, hindi pa po. Ang ibig kong sabihin, nung panahunan namin, siguro mga 1991, 1992, mga ganyang panahon, ang matalino sa amin ay yung laging nandun sa harapan. Ang matalino para kay teacher ko ay yung laging maganda yung damit niya. Yung laging nagpupunas ng table ni teacher. Okay? Yung siya yung laging nagre-recite. Yan. Kung sino yung nakamemorize ng assignment or nakagawa ng assignment. Siya yung matalino para kay teacher. Kaya pagdating ng ano, kaming mga kalalakihan na syempre, alam mo na mga lalaki, walang iba kong ginawa kundi maglaro noon. Kami palagi yung hindi magagaling, no? Kami palagi yung mga bulakbul. Sasabihin niya, mga bulakbul kami nung mga panahon na yun. Okay? Ang hindi nakikita ng mga teachers ko noon ay meron palang mga kasama kami na may mga hidden abilities. Imagine mo yun? May mga hidden abilities sila. Why? Bakit nangyari ito? Kasi noon, ang focus ng assessment ay dito, yung cognitive lamang.
Okay? Ang focus ng assessment ay kung ano yung alam mo lang, ano yung na-memorize mo, ano yung lumalabas sa paper and pencil testing. Pero ngayon, hindi na. Nagkaroon ng panibagong movement. And that movement is focused on yung the measurement of the abilities because they were able to find out na yung mga learners pala ngayon ay nagkakaroon ng misdirection in terms of the assessment dahil bakit ang nakikita natin yung mga matatalino pero in the end, pagdating ng later part ng life nila, ito palang mga bulakbol na to naging mga successful in their own careers. Hindi nga ba? Diba? Asan na yung mga sinasabi ni teacher ko noon na mga matatalino nung kami mga elementary? Asan na sila ngayon? Ano nang nangyari sa kanila ngayon? Pero kung titignan mo yung mga bata noon na medyo there's something na sabi mo nang hindi ganun kaaya-aya mga behavior during their childhood, ay tignan mo na sila ngayon. Okay? It means that there are abilities, there are skills na kailangan makita ni teacher noon pa. And how can teacher know that these are the skills na meron ng bata? Eh, ang palaging ginagamit ni teacher na pag-assess sa amin ay, okay class, get 1/4 sheet of paper. Oh, laging 1/4 sheet of paper palagi ang ano. So paper and pencil testing. Oh, yun ang naging problema. So dahil sa inaccuracies at dahil sa limitations ng paper and pencil testing, ito na, ipinanganak yung tinatawag natin na authentic assessment. Okay? It measures the important abilities through the simulation of the different application of abilities in real-life problems. Alright? So that is relevant because nakita natin in the paradigm shift in the assessment procedure, ang mga ito, no? In your AL1 and 2, sigurado napag-usapan niyo itong mga shifting na yan. Nagkaroon ng shift from the cognitive focus to the multifaceted focus, no? Including the assessment of affective and the psychomotor development. Well, that's understandable because since time immemorial, nung panahon ng ating mga nuno, ay panahon ng mga Amerikano yan eh. Di ba? O. Pag sinabi natin na panahon ng Amerikano, huwag kang paluloko. Alright? Many literatures will tell you that the kind or the brand of education, there are two sides, no? Siyempre, hindi ko kayo maano dyan kung ano, no? Kung ano yung nakikita niyo. But the sabi ng historian, may ibang mga historians, the greatest gift na ibigay daw ng mga Americans sa atin ay ating educational system. Okay? Ang ating educational system. Sabi ng mga historians yun. Okay? Pero siyempre, that is subject to scrutiny. Kasi with the proliferation ng ano ngayon, maraming mga interpretations yan eh. Talaga nga ba na ang mga Amerikano ang nagbigay ng magandang educational system? Actually, there's a problem with that educational system. We may have been given that gift, pero there's a problem with that system because it does not reflect, no? It does not reflect the aspirations of the Filipino people during that time. Okay? Bakit? Anong focus ng klase ng education that was given to us? It's more on the cognitive base. Alright? It's not more on a liberating type of education with the purpose of providing what? Providing the necessary skills and the necessary the quality system, no, that is supposed to be embedded in one Filipino being a Filipino. Okay? Masyadong nakafocus in the cognitive. Hindi siya multifaceted, no? Ang naging dating doon. So ngayon, nagkakaroon na tayo ng shifting to that. As evidenced by the changes in the assessment context, nagbago ng iba't ibang mga parameters kung paano i-measure or bigyan ng grado ang mga bata ngayon, di ba? So meron kang written test, meron kang performance. Ngayon, napakalaki nilang porsyento ng grade ng bata ay naka-performance task. Alright?
yung ibang mga ano ay nasa 60% of their grade is performance. And then the remaining 40% ay nakabase na sa written outputs. Pangalawa ay yung recognition of the multiple intelligence. Of course, we recognize that. And with this one, yung kay Howard Gardner, alam na natin ngayon that it is already important aspects, one of the important aspects, I mean, of our educational system is the recognition of the multiple intelligence that we need to look into yung ating mga, we need to look into no? The different skills and abilities of the learners coming into our classroom. Pangatlo is the rallying behind the performance-based assessment, as mentioned, yung tinatawag nga natin na authentic assessment. And at the same time, relative to that, ay yung shift of educational focus into the learning outcomes, from the content to the learning outcome. In the field of education, not all who are graduating with the highest honors are really effective teachers. Tandaan yan. Hindi pare-pareho yan. Hindi ibig sabihin na yung ano, ande so summa cum laude lima kasi ng teaching or learning facilitator, hindi po, no? Sometimes it's the your own way of all right, sorry. Nagkaroon ng divergence si Converge, kaya nag-diverge. Ayaw daw Converge.
Sige na. Okay na, na nakikita na yung screen ko. Can you confirm? Can you confirm that it's already not visible? Yes, sir. Okay. We continue, ha? Ayan. So, shift from the educational focus from content to learning outcomes. And you're very familiar with the outcomes-based education or the OBE in which there is a matching of intentions with that of the accomplishments. And there is a focus in the classroom instruction and the skills and competencies that students must demonstrate when they exit. And it has three particular characteristics. Una, ang OBE ay student-centered. Pangalawa, ito ay faculty-driven, primarily because it is still being directed by the faculty in terms of the determination of the content and the different pedagogies that are supposed to be applied. And it should be meaningful. No? Ang OBE should be meaningful. It's not only for the purpose of compliance, but at the same time, the activities that are given should reflect no, yung actual competencies that are supposed to be developed. Kaya at the same time, it should be meaningful pa rin. No? Maging makabuluhan on the part of the learners. Okay? What else? We know this already, the two types of outcomes. It's the immediate and the deferred. Pag sinabi natin na immediate outcome in the learning context ay mga competencies and skills that are acquired upon the completion of a subject, a grade level, or a segment of the program. And example of which is the passing of the exam, promotion, graduation. Ito yung tinatawag natin na immediate outcomes. Pag deferred outcomes naman, these are the abilities to apply cognitive, psychomotor, and affective skills in various situations many years after the completion of the subject. Kagaya ng success in the profession and yung job promotion. Okay, tingnan natin yung mga different principles of good practice in assessing learning outcomes. I'm pretty sure that this was already discussed in the AL1, kagaya ng assessment of student learning starting with the institution's vision and the core values. Pangalawa, assessment works best when the program has clear statement of objectives aligned with the institutional mission and the core values. And the OBE focuses on the student activities that will still be relevant after the formal schooling concludes. Okay? And at the same time, assessment requires attention not only to the outcomes, but also equally to the activities and experiences that lead to the attainment of the learning outcomes. In most cases, nakakalimutan natin na ito yung mas importante. And I haven't seen such kind of reversal yet because majority of the thinking ng mga magulang, ng mga bata, ng mga teachers, ay ano naka-focus pa rin doon sa halimbawa yung mga outcomes, yung mga awards. Nakakalungkot isipin na maraming mga magulang ang nakikipagbangayan, nakikipag-away only because they would like hindi ko maintindihan ano, bakit ka nakikipag-away diyan sa imagine mo kinder yung bata or grade 1 no, merong grade 1 yung anak niya ha, nag-complain dahil hindi daw nakuha yung ano, bakit daw mas mataas yung grade nung kaklase nung anak niya. Di ba? Sino bang gumagawa ng mali niya? Tayo ba na mga teacher? May part tayo doon, mga fellow teachers, no? Kailangan natin baguhin yung mindset na yun. Dahil hindi umaasenso eh, dahil mali yung mindset, no? We need to focus on the development of the child. Hindi yung nakikipag-away ka dahil ito yung kapasidad ng kalaban mong bata or yung kaklase ng anak mo. Hindi po, hindi kalaban yun, hindi kalaban ng anak mo yun. Okay? Hindi magkakalaban ng mga estudyante nyo, ha? Tandaan nyo yan. Hindi magkakalaban sila. But they are within a collaborative effort. So the better kung they connive with one another and they learn together, that's the harmony inside the classroom. Rather than sila ay nagpapangayan. Okay? Tandaan natin yan. That's part of the responsibility natin ng bilang isang guro inside the classroom. And that we need to let the learners realize that the activities and experiences are crucial at the same time that will lead to the attainment of the learning outcomes. They may or may not achieve the intended learning outcomes, but you have to tell them
that the experiences that they have gained and the learnings and the different circumstances that they have encountered are already crucial, no, in the as part of their learning development. Ang problema, batang-bata pa, binibigyan na natin ng idea na ito dapat yung gawin mo, ito dapat yung ganyan mo, no? Hindi, no? Pero nagkakaroon tayo ng problema dahil we do not allow the learners to develop at their own pace. In the very first place, we recognize that there is multiple intelligence and there is what we call an individual differences. Alright? So pasakali ng konti, dahil learning assessment tayo, kailangan din natin na pasadahan, no? Ano pa nga ba ito, mga different learning domains na ito. For the since that time immemorial, we have already mentioned about this, yung cognitive, yung psychomotor, at saka yung affective. Tingnan muna natin yung cognitive development. Okay. Importante po ito, no? Dahil yung matching learning intentions to the learning outcomes under the OBE, it's giving us, no, it's imperative for us that we need to revisit itong mga different domains na yan para alam natin na i-match mamaya ano nga ba yung iba't ibang mga assessment strategies na po pwede mong gamitin in order to assess, no, the cognitive domain. Meron kang dalawa dyan na i-propose, no, during the time ng the very first version of the Bloom's taxonomy. Ako ay I was raised gamit ang 1956 model. I was raised during using that model and ang alam ko ay Kikaase, no? Ito yung old version ng Bloom's taxonomy in which the base level is the knowledge, then followed by comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation. Ang pinakamataas na level ng cognitive development during that time ay ang evaluation. Pero ngayon, in the 2001, it was revised, di ba, by Anderson and Krathwohl. Ang 1956 was the one proposed by Bloom, kaya ang tawag sa kanya, Bloom's taxonomy. Pero ang 2001, hindi na po kay Bloom yan. It was revised by Anderson and Krathwohl in 2001. And what did they added? No? Anong dinagdag nila? You will see in there that yung remembering ay pinalitan niya yung knowledge. Comprehension is now understanding. Application is the same. Analysis will be the same. Pero dun sa may tuktok ng pyramid, nagkaroon ng pagbabago. Evaluation is slides down to the second level, second to the highest, at ngayon ang pinakamataas na capacity or cognitive development stage ay yung creating. No? Alam niyo na yan, di ba? Dahil you have learned a lot from this already from your other professional subjects. Pero anong ibig sabihin nito in the learning assessment? In the learning assessment, that is also true because ngayon, pinalitan mo na yung old notion na ang magaling ay yung magaling sa paper and pencil test. Pero ngayon, hindi, no? Ang magaling ay kung sino yung kayang magkaroon ng creation of something that they have already acquired. Ito yung nalaman ko. Anong kaya kong gawin out of this? Alright? Ito yung kaya mong gawin, eh, anong ginawa mo? No? Itong kaya mong gawin, pero ano ngayon ang naging output? No? Ano ngayon ang naging output noong activity or yung concepts, no, na nagsasabing kinaya mo nga itong ma-develop? Next. Let's go to the next, yung kay psychomotor domain. Ang psychomotor naman ay tatlo to, eh. Kay Harrow, kay Simpson, and hindi, kay Simpson ito, eh. Kayo na ba itong isa? Kay, basta tatlo yan, eh. Kay Harrow, kay Simpson, and kay, I'm not very particular with the third, I'm sorry. Okay, you can research naman yan. So in the psychomotor domain naman, you have there the reflex movements right there. Meron kang reflex movements. Meron kang fundamental movements. Pero ang pinakauna dyan ay yung non-discursive communication. From non-discursive, going up to the skilled movements, to the physical abilities, yan, hanggang sa doon sa tinatawag nating mga reflex na mga movements. Okay. Ano, baliktad pala. No, mag-uumpisa pala sa mga reflexes yan. Hanggang sa magkaroon ng mga tinatawag natin na
non-discursive communication. Okay. So anong example nito? Anong example nitong kay Harrow in the year 1972? 'Di ba? A baby crying, for example, anong ibig sabihin nito? These are reflexes, no? Tama ba? These are reflexes. No? Pag sinabi natin na mga reflexes, this is part of the, kumbaga, reaction of the, ano mong tawag mo doon? Reaction of the nervous system. It's a natural reaction of the body. So kapag ang baby umiyak, it's a reflex. Nung bata pa siya, ha? Nung bata pa, alam mo na pag ang bata umiyak, there's something wrong. Di ba? Gutom, hindi makatulog, ay pupo yung tuwet. Di ba? Pero nung tumanda na, ang crying, ay OA lang yan. May iba ng meaning. Ibig sabihin, may ibang meaning. Ang tawag mo doon ay non-discursive communication. Eh kasi dumawak na yung alam niya eh. So, crying is no longer about reflexes. But crying is already a complicated reaction, no? That might infer to different emotions. Ayan yun, ha? Yung mga example yan. Okay? So, that's for the psychomotor domain. Natural. Ito naman yung isa. Sorry, nakalimutan ko kung kanino to. Basta tatlo yan eh. Harrow, Simpson, and ito yung kay Simpson kasi. Anita Harrow. This one is Anita Harrow. This one is, hindi ko maalala. This one is E.J. Simpson. Okay? And lastly, for the affective domain naman. In the affective domain, ang binabanggit natin dito ay yung kay Kraftwohl, in which hindi pa rin naman ito napalitan, tinatawag natin RR book. The receiving, responding, valuing, organization, characterization, and the objective level or the state of mind. So, yan. Under the Kraftwohl. So, gusto lang natin na i-emphasize na meron po tayong different na learning domains, no? That is important pag pinag-usapan po natin later on yung iba't iba pong klase ng mga strategies na gagamitin natin for learning assessment. So if these are the different learning domains, ano ang ibig sabihin nito in terms of the selection of the proper assessment tool na gagamitin po ninyo? Okay ba? Sige. That ends our session 1. Ibibitin ko muna dyan because mahaba na itong si session 2. We will go directly na. Kung titignan mo, marami-rami na yan. So, anyway, na-project ko na yan na we will be having 3 sessions prior po na magkaroon ng post-test. Our 4th session intended talaga for post-test ito. When you will be ready, will you be ready again by Thursday? Same time? Okay ba? Thursday? Hindi, sige. Si LV na lang ang ano. LV and Kiana, yung mga science major dito, ha? Kayo ang mag-set ng time kung anong araw. Pero kung maganda nga yung TTH since nakikita ko na, no? Or ano bang gusto nyo? Sige, bigyan nyo na lang ako ng ano. Kung may sasagasaan na schedule, you give me the best possible schedule. Basta ilagay natin yung dalawang schedule pa doon sa available po kayo. Ano? Okay ba? So may utang pa ako na dalawang sessions at yung pang-apat na session nga ay para sa ating post-test. Okay? All right. Kiana, pakuha ako ng picture kasi medyo masyadong madami. Hindi ko alam kung paano ko hahatiin ito. Paki-open yung cam.
Diana, can you take picture na lang among the different pans, no? Yes po, sir. Kindly open your cam for your attendance. Anyway, sige. Dami kong, ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong klase ng estudyante na napakadami. Narinig nyo ba ako? Parang... Yes, sir. Naririnig ko. Okay, good. Si Cyber Butcher, yan palang itsura ni Cyber Butcher eh. Tinatawag kita kanina eh. Sir, pero hindi po. Ko, Cyber Butcher, ganyan yung buhok ko nung araw eh. Gusto kong ganun. Mga ganyang mga ano, pang Backstreet Boys yan eh, nung panahon ng ano. Okay, sige. Okay na ba, Kiana? Hindi po makita po lahat, sir. Okay, sige. Ganito po ang mangyayari. Pasensya na kasi sila Kiana ang may existing group chat pa kami niyan dahil sa science major. Sila po ang gagawa ng coordination sa ibang mga subjects, ha? You give them what particular time. But if possible, if we can have it by Thursday, the better. No? Pero kung hindi at may sasagasaan, basta may dalawang sessions pa tayo bago magkaroon ng post-test. Okay ba yun? Sige. Okay na ba, Kiana? Yes, sir. Okay, sige. Thank you. Maraming salamat. And we'll continue with session 2 and 3 sa susunod po na meeting. Thank you, sir. 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 Thank you, sir.